Ngayon, pwede nating yung sinasabi ko sa inyo na may i-share ako sa inyo. Gumamit tayo ng MA, isa pang MA, lower MA. Na natin yung sa financials, no? Yung mga banks. Alright, so inopen na natin itong ating Investigrams chart. Doon sa mga wala pa, ayan o, tingnan nyo lang itong link na ginagamit ko, no? Ayan, HTTP, okay, colon, double slash, www.investigrams.com. Ayun, mag-register lang kayo dyan. Okay, nakikita niya na yung link ko. Tapos, libre naman siya eh. Okay, may mga nagtatanong sa atin kung ano itong ginagamit natin. So, palagi natin ginagamit ang Investigrams and libre siya, no? Okay. So, tingnan muna natin itong ating index. BSE index. Ngayon, tapos palabasin na natin yung ating ginagamit na indicator na MA50 at saka MA200. Okay? Tapos, meron ako sasabihin sa inyo na i-share ko na maganda ang magiging signal. Okay? Kasi ito is tinitingnan natin yung timing dito sa MA50 and 200 kung magbabay na, no? Paano naman kung magsisell? So, may nagtanong sa atin. Kaya nga, kung may tanong kayo, ilagay nyo lang sa ibaba para at least ilalagay natin sa ating mga next videos. So, this time, ang gagamitin natin is yung MA50 and MA200, hindi yung MA Cross. Okay? Although pwede nyo rin gamitin yun, ano, yung MA Cross. Papatong lang siya. Okay? Sige, pakita natin para at least sa mga bago lang nanood ngayon, no? Ayun, MA Cross. Right? Ayan, tipay natin dyan, no? Short is blue. Ginagamit natin for long is green. Okay, tapos yung cross is yung blue. Okay. Tapos palitan mo lang yan ng 50 at saka 200. Ayun na, pumatong na siya. Nawala na. Ayun. Diba? Oh, ayun o. Oh. Ayun siya. Okay? Ayun. Pagka kinlik mo yan, hihahide mo. Ayun. Nakapatong lang siya. Alright? So, gamitin natin yung MA200 and the MA50. Okay? Kung magbabay na tayo, no? So, ang market is hindi pa siya nag-uptrend, no? Ayun. Naka-downtrend pa rin siya. Yun. Ayun, naka-downtrend eh. Okay? Ayan o. Alright? Kitang-kita, no? Edit tayo mag-araw-araw dyan. Ayan o. Kitang-kita na nakaka-downtrend siya. Ayan. Okay? Or dito ka mag-guhit sa ilalim. Ayan. Usually, pagka kanya nagda-downtrend, dito ka sa taas guguhit kasi dyan mag-breakout dyan eh. Breakout on the upside. Okay? Ayan. Yan mag-breakout dyan. Ayan. So, masasabi natin na yung market is kung mag-breakout dito. Pataas yan. Dito sa trend line na ating ginuhit na yan. Okay? So, ayan. Punta tayo sa ating sinasabi na financials. No? Unahin natin yung request ng ating isa nating follower, PNB. Okay, PNB. Philippine National Bank. Oh, ayan, naka-downtrend pa eh. Ayan, oh. Ayan, naka-downtrend. Actually, hindi siya nasa blue chip, ano. Actually, walo yun eh. Pagkakilik niyo yung sector ng financials. Okay? Walo yung mga banks na may kita mo. So, yung PNB is hindi siya isang blue chip company. Although, nandoon siya sa financials, no. Unahin na natin yung mga hindi blue chips na banks din, okay? Like yung itong China Bank is maganda actually. Nakikita ko talaga sa iyo, no? Naka-uptrend yung kanyang green or MA200. Ito, oh, naka-uptrend pa siya. Right? Ngayon, pwede nating yung sinasabi ko sa inyo na may i-share ako sa inyo. Gumamit tayo ng MA, isa pang MA, lower MA. Okay? Gagamitin natin yung lower MA. Okay, moving average. Hulaan nyo kung ano. Yung ating ginagamit na red. Okay? Yung ating MA20. Ayun, napakaganda na itong MA20.
Kasi itong MA20, pwede na tayong lumabas kung magda-downtrend na yung MA20. Okay? Like for example, papakita ko sa inyo dito, no. Ayun dito, oh. Tingnan mo ang unang magsi-signal na nagkakaroon ng crossover yung bumaba itong prices dun sa MA20, no. Kasi siya yung pinaka-closer na or pinaka-maliit na moving average period. 20 period ang ginagamit niya, no. Talaga mauna siya. So sa selling mo gagamitin 'yan. Okay, take note ha, sa selling. Kung bababa na sa MA20, mag-sell ka na. Kasi kung ang ginagamit mo is MA50 sa buying, okay? Tapos confirmation mo lang yung MA200 kung talaga naka-uptrend pa siya. Is maaari kasing mag-break even lang eh pagka binigyan ka niya ng signal yung MA50. Uli ang gagamitin mo sa selling. Okay? Punta tayo sa ibang bank. Tapos na tayo sa PNB, no? And then sa China Bank, punta natin yung East West. Okay? Para may mas clearer na. Ayan. Tingnan mo dito. Ayan. So, naka-downtrend pa, no? Wala pa ditong signal ng buying. So, ang buying na ginagamit natin is yung MA50. Bali, confirmation lang yung MA200. Okay? Like, for example, ito. Okay? Binigyan na tayo ng MA50. Although, itong longer term is dito lang sa bandang gitna pumasok, ano? Pero, tingnan mo itong MA20. Okay? So, let's say, dalawa yung ginagamit mong pang buying. Hindi ka gumagamit ng MA200. Okay. O, gagamitin ko itong buying. Itong MA50. Sorry. Yan. Yung MA50. Okay. So, meron na akong sign dito na nag-breakout siya dito sa consolidation na yan. Right? Ayan. Nagkakaroon ng consolidation dyan. Ayan. So, nagkaroon na ng gap dyan. Okay. Tapos, medyo 45 degree na dito. Okay. Dito siya nag 45 degree, no? Yung kanyang angle, itong XY and angle mo, no, itong tinatakbo nitong trend line mo ng MA50. So, ano gagamitin mo na selling signal? Okay? Yung MA20, mas maliit. Ayun, kasi sasabihan kanya na mag-sell ka na dito sa banda na to. Itong December 21, ayan, tingnan mo yung period dito, no, yung date, ayan. At din siya nagkaroon ng crossover, bumabagsak na doon sa linya, eh, no? Ayan na, nabulol na naman yung bata. Ayan. Bumabagsak na doon sa kanyang, bumagsak na doon sa kanyang line, okay? Dito sa MA20. Kasi kung dito pa siya babagsak, ayan, no? Bumagsak dito, eh, bumalik ulit. So, magkakaroon ng kalituwang kanya, no? Tsaka ilang araw na, ilang period dyan. Oh. Tsaka ka palang binigyan ng MA50 na mag-sell ka na. Actually, may mga cases na sa experience ko is may nagbe-break even lang eh. Halos magkapantay sila pagka nagko-consolidate na ganyan. Oh. Like for example, ayan, bumili ka dyan. Ayun. Di ba nasa ibabaw yan? Nasa ibabaw yung prices. O saan ka bibigyan ng MA50 ng signal na mag-sell? Dito rin. So parang talo ka pa. Kung isipin mo, parang break even yan pero talo ka pa dyan dahil eto, dito ka binigyan ng dito nagkaroon ng gap, no, bibigyan ka niya ng buying signal dyan tapos dito ka bibigyan ng selling signal, edi talo ka pa sa fee, diba? Kaya ang gagamitin mo palaging selling signal is yung mababang period. Nag-get nyo na? So punta na tayo dito sa palabasin na muna natin yung MA200. So hindi siya nakakalito ha, yung aking example ha. So East West China Bank. Ano pa yung isang hindi kasama sa blue chip natin? Kasi nabasa na natin yung blue chip ano last time. Union Bank. Union Bank is digital bank, no? Actually, magte-trending to. Kasi kung mawawala na yung mga paper bills at saka yung mga coins, itong Union Bank of the Philippines ang digital bank, eh. Diba? Tingnan mo, parang tayo parang naka-plug siya eh. Tingnan nga natin yung 1 week kung naka-uptrend pa siya. Ayun, naka-uptrend yung kanyang longer term. So, watch out mo lang. Kasi yan ang ginagamit natin na period, no? Time frame is 1 week or 1 day. Ayun. So, ayan.
Actually, dito is nag-breakout na siya dito. Yun, no? Dito sa line na yan. Kasi medyo bumabalik siya. Ang laki ng volume dito pala, no? Okay. So, ako is titignan ko muna kung kung babalik ulit doon, magkakaroon ng gap itong sabi mo na ang ginagamit mo dyan is 50. Okay. Eh, nakapatong sa line eh. Antayin natin yung gap. Okay. So, doon sa mga pinakasabi ko na gap. Baka nalilito kayo eh. I-open nyo lang yung moving average dyan sa ibaba. Yung mga previous lesson natin or sharing. Okay. So, video. Punta na uli natin. Yung apat. Parang pantay lang sila, no? Yung walo na financials or banks. Bank stocks. Apat yung nasa blue chip at apat yung hindi siya blue chip. Okay. Wala pa. Nakababa pa siya. Naka-downtrend pa yung BDO. BPI. Downtrend pa rin, no? Ah, parang parehas ng BTO, no? Downtrend pa rin. Oh, MBT Metrobank. MBT. Ayan. Metropolitan Bank and Trust Company. Nakababa pa rin. Okay. Eh, syempre, yan naman ang tinitingnan natin kung nakataas na ba siya o nakababa. Ganun lang. Wala na tayong babasahin na fundamental analysis or ano. Kasi nasa blue chip na nga ito eh. Expert na nga yung, mas expert pa ba sa akin yung, ako pa ba yung mas expert sa mga talagang nire-respeto natin na expert na nagkakaroon ng review na nililist nila kung ano yung dapat lang na maging blue chip, di ba? Kasi syempre, mas expert sila. So, ayan, nakababa pa rin siya. Okay? So, tapos na yung ating mga banks or under financial sector. Alright, so kumita nyo kayo dyan sa baba lang ha. Thank you guys, and huwag kalimutan mag-subscribe doon sa mga new viewers natin. Thank you!